Good day mga boss. Share ko lang, naglaban kasi kami last Sunday. Ang score namin is 2-2 loss. Pero yung expenses namin is umabot ng 27,000. Kasama na yung pot money na 11,000. Tapos yung pusta ko lang sa manok is fixed bet lang. Minimum bet lang 11,000. Pero yung expenses is umabot ng 27,000 gawa ng tare, gamot, pagkain, transportation, lahat na mga boss, tari. Ngayon is, wala, na-compute ko lang mga boss nung isang gabi kasi inabot sa akin nung kaibigan ko yung pera ko. Kinompute niya yung gastos ko. Sabi ko, ban, laki din pala ah. Ngayon is, parang na-realize ko na yung kung bakit hindi naglalaban yung airpot ko way back 11 years ago or 10 years ago, 12 years ago. Kasi dati, that time naman, hindi naman kami ganun kaalwan yung... Hindi naman ganun kaalwan yung buhay, mga boss, kasi... Nagbibreed lang siya dati para ibenta, para may pang-matrikula kami magkakapatid. May pambaon kami. Kasi that time, nung napasok ako nung college, tanda ko nung may manok si daddy. Nagtitinda pa ako ng suman sa baklaran nun, mga boss, tuwing Wednesday, Tuesday, and Saturday. Shoutout dun sa mga... suki ni mami na nabili sa amin ng suman dati sa may Bagpi, sa LRT Terminal Mall, sa 2 Mall. Hila-hila ko yun mga boss, may stroller ako. Hila-hila ko yun, nilalako ko yun. Suman kayo dyan. Mabalik tayo dun sa paglaban ko ng manok. Ngayon na-realize ko na pag naglaban ka, dapat may pera ka mga boss. Kasi hindi biro yung gastos kahit pa minimum bet yan. Well, yung ibang breeder, naiintindihan ko kung bakit hindi sila nakakapaglaban ng manok kasi baka mamaya may mabigat silang dahilan, di ba? Kasi baka mamaya kailangan nila yung pera pang matrikula ng mga anak nila o kaya pambili ng pagkain nila sa bahay. Na-share ko lang mga boss yung experience ko kasi this past few weeks or past a month ago, puro nababasa ko kasi is breeder fighter versus commercial breeder. Sa akin naman is dito sa farm is ngayon nakakapaglaban-laban kami. Si daddy ang hilig na niyan maglaban, pahakpait kasi siguro baka medyo maluwag-luwag na siya ng konti sa pera kaya kahit papaano nakakapaghakpait na siya, nalalaban na niya yung sarili naming manok. Nagugulat na lang ako mga boss. Hindi ko alam, pagising ko na lang. Uy, napaulot na daw yung manok mo, dalawa. Naglaban pala si daddy ng dalawa. Well, masaya na ako na ganito. And sa mga breeder na ginawang hanap buhay itong pagbebenta ng manok, tuwang-tuwa ako kasi ganun din naman ako before eh. Nagbe-breed lang ako para ibenta dati. Nandun ako, nasasaktan din ako pag sinasabing ilaban mo yung manok mo. Kaya lang hindi kaya nung peha ko, hindi kaya nung bulsa ko. Well, ganun talaga. Tiis na lang muna ako sa pagbebenta. Baka darating yung time is... kaya na natin maglaban. Alam nyo mga boss, yung... hindi, ano bang tawag dito? Frustration ba? O ano? Parang pinaka-greatest frustration ko dito sa pagmamanok. Gusto kong dumating yung time na hindi ko na kailangan magbenta ng manok. Alam mo yun, magbe-breed ka para ilaban mo. Ang sarap sa pakiramdam nun, mga boss. Pero sa ngayon, hindi muna pwede kasi wala akong ibang hanap buhay, mga boss. Ang hanap buhay ko is mag-alaga lang ng manok, magbenta ng manok. Kaya, yamo, balang araw, baka naman pagdating ng araw is makaisip tayo ng ibang hanap buhay para yung pag-aalaga ng manok, hindi na natin kailangan ibenta. At least yung unang pili, tayo na yung unang pipili sa manok natin, di ba? Siguro, balang araw, baka naman mga 20 years ago, meron na tayong ibang hanap buhay. So, yun lang. Spread love mga boss, tsaka peace.